Dalawa ng kinasuhan kaugnay sa basaan at gulo sa Wata Wata Festival sa San Juan. Pinag-aaralan naman daw ng lokal na pamahalaan kung may iba pang sumali sa pagdiriwang na posibleng may mga paglabag. Nakatutok si Bon Aquino. Ang Wata Wata Festival sa San Juan itong June 24, pero wisyo daw ang idinulot sa mga hindi ginustong mabasa. Isa sa mga delivery rider na nabasa noong Lunes, nagsampa na ng reklamo ang just vexation at slander sa San Juan Prosecutor's Office. Dalawang residente ang nakita sa CCTV na nambasa sa kanya. Ang isa, pinakiusapan pa ron ng rider na wag na siyang basain pero binuhusan pa rin siya ng tubig. Tinapik ng rider ang kamay ng lalaki pero gumanti ito ng hampas sa helmet. Nagsabi po ako na, boss, huwag po muna kasi mababasa po yung cellphone ko. Cellphone ko, gamit ko po yun sa pang-araw-araw. Yun yun po, hindi po ako makakapag-deliver kasi masira. Tumangging magbigay na pahayag ang inireklamong residente. May mag-asawa ring nagreklamo sa Barangay Batis dahil binasa rin umano pero nagkaaregluhan na. Ayon sa San Juan City LGU, dalawa ang kinasuhan. Tatlo ang inireklamo sa paglabag ng ordinansa pero nakipag-areglo na sa may-ari ng sasakyan. Habang dalawa ang inakusahan ng coercion. Pero kalaunan, inatras na rin daw ng complainant ang reklamo. Sa kumalat na video na ito, hagip ang isang lalaking nakadila pa habang binabasa niya ang mukha ng isang rider gamit ang water gun. Usap-usapan siya online. Sa ilalim ng City Ordinance ng San Juan, kabilang sa ipinagbabawal sa festival ang sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para basain ang mga nasa loob nito at pagsampa o pagyugyug sa mga sasakyan. Pero sabi ni San Juan Mayor Francis Zamora, kung ang video na ito ang pagbabasihan, hindi nilabag ng lalaki ang kanilang ordinansa. Wala naman po sa ating ordinansa na ang pangdila o ang pagdila o yung pagwa-water gun ay isang violation. Walang nagre-reklamo laban sa naturang lalaki dahil sa pambabasa. Kailangan po meron tayong private complainant para ma-file po ang kaso dito po sa ating prosecutor's office. Hindi naman siya yung nag-aano dito. Pero may nakausap kaming delivery rider na napeperwisyo raw dahil may nag-o-order online at ipinapangalan ito sa lalaking nasa video at ang sinasabi raw sa kanila nito ay hindi kanya ang mga order. Mahigit 200 parcel na raw ang nakapangalan sa lalaki na hindi naman siya ang umorder. May mga aircon, may washing, may drum, may mga cellphone. Hindi po si ang taabala sa ginagawa po nila. Kami pong mga courier. Para maiwasan na ang gulo sa Wata Wata Festival sa mga susunod na taon, magtatalaga na raw ng basaan zone ang San Juan City LGU. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.